Hey, what's up mga mas? Magandang araw sa lahat. So yun, ang topic natin ngayon is paano nga ba mag-troubleshoot ng CRDI, yung diesel na mga Euro 4, Euro 5, ganyan. So paano nga ba mag-trouble yung mga naka-common rail na ng engine na hindi umandar? Marami namang mga magagaling na troubleshooter na kikita natin sa social media. Ayan. So ito is base lang to sa alam ko mga boss. Ayan, kung may kulang dito, idagdag nyo na lang, i-comment down below. Ayan, so kung magustuhan mo ang video na to mga boss, paki-share. Ito yung tawag natin dito, CRDI engine or common rail direct injection. Ayan, so kung makikita nyo mga boss, merong high pressure pump. Ayan, ECB. Tapos ito, high pressure fuel bar. Ayan, so mga fuel lines, injectors, electronic injectors na to. Ayan, so meron kasing semi lang, hindi electronic yung injector pero electronic yung fuel pump or yung high pressure pump. So dito, so balik tayo sa topic. Pag hindi umandar yung CRDI na engine, ano nga bang gagawin? So una mong gagawin is basic ka talaga. So fuse at saka relay. So yan yung gagawin mo mga boss. So tignan mo ang mga relay sa relay box. Tapos yung mga fuse niya, kung buo lahat. Pero before mo gawin yon, dito ka muna. So meron kasi itong itong electronic throttle body. Ayan, so electronic na to. So ibig sabihin wala nang cable. Ayan, may motor na to, nag-open and close dun sa kanyang butterfly or sa kanyang throttle valve. So may mga engine din na mga CRDI, lalo na sa mga Kia G3. So sa mga mekaniko na yan ng Kia, so wala nang ganito, wala pang ganito yon. So wala pang ganito, wala pang throttle siya. Ayan, so balik tayo dito. Ganitong engine, tanggalin nyo to. Pag-on nyo ng susi, kung yung kanyang butterfly or kanyang throttle body is gumagalaw pag-on ng susi, so goods, may kurente yung galing sa ECU papunta dito sa mga electronic parts. So goods yung supply mo. So, hindi ka na problema kung may relay ba or fuse ang bumigay. So next mong gagawin is assuming na okay na yung ito, gumagalaw. So ang next mong gagawin is siyempre, buksan mo ito, yung supply. Ayan. So, buksan mo ha. Based on my experience na ito ha. So, buksan mo to. So, start mo. Kung may lalabas, ibig sabihin, may fuel galing sa high pressure pump. Kung walang fuel, so, ang gagawin mo is, so, basic ka. Balik ka, basic. So, tanke muna. Tingnan mo kung may fuel. Tingnan mo kung walang nakablock sa fuel system sa kanyang tawag natin dito yung kanyang filter. Yan, so andito yung filter niya. So kung wala naka-block sa filter lahat, tapos walang fuel, so check mo to, ECB, itong tawag natin dito, high pressure pump, kung nagwo-working ba siya. Ayan, so yun. Halimbawa, may fuel. Ayan, may fuel. So hindi pa rin umandar. Yung gagawin mo is, dito ka na magto-troubleshoot sa tawag natin dito injector. So ito, nag-open. So ang gagawin mo, start, gamit ka ng brake cleaner. Yan, yan, parts cleaner, pwede. So sprayhan mo habang ni-start. Kung aandar siya, ibig sabihin fuel system yung problema ng sasakyan mo. So next mong gagawin is backlick test. Ayan. So tatanggalin mo to. So observe mo yung apat na injector, kasi ang ano niyan is proportion yan sa buga dun sa ilalim. Kung may malakas ang buga dito, ibig sabihin maglo-loss pressure siya. So hindi siya aabot sa desired pressure. At dito mga boss, kapag wala talagang namumuo dito na high pressure, kasi ito yung nagre-reading ng pressure, kasi ito yung fuel rail pressure sensor. Ito. So kapag hindi niya na-detect na may high pressure dito, assuming na okay to, kapag nasira naman to, maaari siyang mag-cause ng fuel knock sa engine, or mas worse is hindi naman magbibigay ng, hindi mag-open yung mga injector dahil nga wala siyang na-detect na pressure or low pressure yung na-detect niya. Kaya minsan magkakaproblema ka rin dito, hindi rin na-andar kasi hindi mag-open yung mga injectors. Ayan, so dito naman tayo sa injectors mga boss. Tawag natin dito, walang pressure na namuo dito sa ano, may supply naman to, pero walang pressure na namuo dito, tapos okay to. So dito ka ngayon sa injector. So minsan may injector na tawag na dito, stuck up open. So kapag stuck up open yung injector, hindi talaga magkakaroon ng pressure dito. Ayan. Kasi nga may isang nagbilik. So dahil sa
common rail sila, so common yung supply nila. Kapag may isang nag-leak, hindi siya aandar. Bunutin mo to, bunutin mo tong apat na injector, tapos i-start mo. So observe mo siya kung sino yung injector na hindi bumubuga or sino yung injector na nagli-leak. So, makikita ninyo kung tumutulo siya kahit binunot mo na tong mga sakit. So bunutin mo tong apat na sakit, tapos start. Kapag may isang tumulo dyan or dalawa or ilan, so ibig sabihin may problema ang injector na yan. So kaya siya hindi aandar dahil hindi hindi nagbi-build up ang pressure dito sa fuel rail. Ayan, yun yung mga tips natin mga boss. Yung sa mga expert, dagdag nyo na lang. Lastly mga boss, i-consider nyo mga boss is wrong fuel. Baka sabihin nyo, may supply naman ng diesel, tapos na-mix pala ng gasolina, so may magkakoproblema pa rin yung engine mga boss. Tingnan nyo talaga yung fuel, quality of fuel talaga, kasi may na-trouble din kami noon, Nissan Serena, hindi talaga siya umaandar. Kasi nga, ang nangyari doon is nalagyan siya ng fuel na kerosene o yung gas. Ayan, so trouble kami ng trouble, may fuel naman na lumalabas. Ayan, okay naman lahat. Tapos kapag inisprehan mo ng tawag natin dito, parts cleaner, umaandar siya. Pero bakit hindi siya umaandar ng ano? Tapos yung spark plug niya basa. So kumbaga hindi niya nasusunog. Kapag binugahan naman ng parts cleaner, okay naman ang andar. So ang nangyari doon is iba pala ang akarga na fuel doon sa tangke. So kerosene. So na-mix sa gasoline, hindi mo talaga i-identify agad. So yun ang nangyari. Pinalitan yung fuel at naging okay na lahat. Ayan, so thanks for watching. At sana may nakuha kayo sa ating kunting tips. At God bless sa lahat.